Dante, ano ang laman ng resulta ng ginawang review ng DOJ? Magandang gabi, Bernard. Batay sa impormasyon na inilabas ng Department of Justice o DOJ sa 52 case files mula sa PNP Internal Affairs Service hinggil sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, mayroong mga paglabag o lapses na nangyari sa operasyon, ngunit karamihan sa mga sangkot na pulis ay mababa lamang ang mga penalty na ipinataw. 35 sa mga kaso ang pinatawan ng suspensyon ang mga sangkot na pulis, 12 kaso ang nagkaroon ng demotion o ibinaba ang ranggo, 6 na kaso ang may dismissal from service o tinanggal sa serbisyo, samantala sa kaso ng pagkamatay ni Ryan Rubosa sa alias Pike noong December 2016 sa Fort Bonifacio, Taguig City, pinagsabihan lamang Bernard o reprimand ang ibinigay na aksyon sa mga respondent. Ito ay sa kabila ng nakitaan ng matinding irregularidad sa pagganap ng kanilang trabaho tulad ng hindi nabanggit sa death certificate ang sanhi ng pagkamatay. Walang pre-operation report, walang koordinasyon at walang ballistic o paraffin at autopsy records. Ilang kasong administratibo din laban sa mga respondent ang pinawalang visa ng PNP IAS. Nasa 20 kaso ang natuklasan na nagkaroon ng multiple gunshot wounds ang mga suspect. Samantala, mahigit 20 kaso rin ang walang detalye. May ilan ding suspect, Bernard, ang binaril umano ng malapitan at may mga sinabing nanlaban, subalit negatibo sa gunpowder nitrate sa resulta ng paraffin test. Sa pahayag ng National Union of People's Lawyers o NUPL, Chairman Attorney Nery Colmenares, sinabi nito na ang inilabas na ulat ng DOJ hinggil sa war on drugs ay tip of the iceberg o maliit na bahagi lamang. Marami pa rin anyang insidente na kailangan ng mas malalim na investigasyon para makapagsampa ng kaso sa korte. Subalit binigyang diin pa ni Colmenares na ang impormasyon na inilabas ng DOJ ay kumpirmasyon lamang ng pag-abuso ng PNP sa pagsasagawa ng operasyon kaugnay sa war on drugs. At ito ay nagpapakita lamang na hindi tagumpay ang drug war gaya ng pinapalitaw ng Duterte administration. Sinabi naman ng grupong karapatan dapat hindi lamang hanggang pagsasampa ng kaso ang gawing hakbang laban sa nagkasalang police officers. Kailangan anila ng malinaw na sagot ng pamilya ng mga biktima hinggil sa pattern ng nangyaring pagpatay, sino ang mga perpetrator. Samantala, welcome naman sa Commission on Human Rights o CHR ang desisyon ng DOJ na ilabas ang impormasyon hinggil sa mga kaso ng war on drug na kailangan na kanilang ni-review. Umaasa ang CHR na makatutulong ito para sa mga pamilya ng biktima na malaman kung ano ang status ng investigasyon at makahikayat ng mga saksi na lumitaw para sa ikalulutas ng mga kaso. Bernard, binigyang din ng CHR para mapanagot ang mga perpetrator ay kailangan ng totoong investigasyon at nanatili umano silang bukas na tumulong at magsagawa ng sariling investigasyon basta mabigyan din sila ng access sa mga nasabing case files. At itong mga case files na ito, Bernard, itong 52, ito ay nirefer na sa NBI at batay sa mandato ni Justice Secretary Minardo Guevara, kapag sa counter-checking ng NBI ay nakakita sila ng sapat na batayan na mayroong kasong may iba pang kaso liban sa administratibo, halimbawa kriminal doon sa mga sangkot na pulis, ay may otoridad na silang magsampa ng kaso sa piskalya o sa National Prosecution Service ng Department of Justice. Yan ang ating balita mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Yung nga, Dante, ang tatanong ko sana sa iyo kung pagkatapos ng ginawang review ng DOJ at nang makita nila ay ano ang susunod nilang mga hakbang at patungkol dito sa kanilang mga nireviewng kaso ng PNP sa drug war ng pamahalaan. Yes, Bernard, batay nga dito sa pahayag ni Secretary Guevara, matapos nila itong i-review ay yung case files ay ibinigay nila sa National Bureau of Investigation. Ang NBI naman ngayon, Bernard, ay naatasan na gumawa ng counter-checking. Kapag ka nakita nila ngayon, Bernard, na bukod dito sa mga kasong administratibo na una ng dinisisyonan ng PNP IAS, halimbawa nagkaroon ng iba pang kasong kriminal, ang NBI naman ngayon ay sila ay pwede nang magsampa
ng kaso diyan sa DOJ, Bernard. At nasa piskalya ngayon o nasa DOJ naman ngayon, nakaatang yung kapag nakakita naman sila ng sapat na batayan na talagang nagkaroon ng kasong kriminal, ay inaasahan natin, Bernard, na ang kasunod niyan ay iaakyat naman ito sa korte. Bernard. Ayun nga, Dante, nabanggit mo kanina, yung iba ay tila mababa yung baga penalty o yung parusa na ipinataw sa mga nakitang paglabag ng mga pulis dito sa war on drugs. Meron bang rekomendasyon ang DOJ na maaring mabago o mas maging mataas yung mabigat na parusa yung ipatong dito sa mga binabanggit na ito? Yes, Bernard, tama yung tanong mo. Ang isa sa mga kumbaga hindi naman rekomendasyon, Bernard, pero ang sinabi dito ng DOJ, kung anuman ang makikita ng NBI, dahil nga batay dito sa pahayag ni Secretary Guevara, may utos ang Pangulo. Ang Pangulo mismo ang nagsabing imbestigahan, reviewin itong war on drugs. At pagka may mga pulis, mga opisyal ng PNP na nagkasala, sila ay lumagpas doon sa kanilang nararapat na gagawin, ay kahit sino paman ay kanilang sasampahan ng kaso, Bernard. At inaasahan natin, dahil mga kriminal na kaso, ay mabigat na yung mga sanksyon na kanilang kakaharapin kung magkakaroon nga ng inaasahang mga bagong kasong kriminal na isasampa ng NBI, Bernard. Dante, nabanggit pa ng DOJ kung ano ang scope ng panahon na kinapapalooban nitong 52 nireview nilang kaso ng PNP. Meron pa ba silang ibang batch, kung meron man, na iniimbestigahan pa? O meron pa ba after nilang i-identify itong 52, yung mga sumunod na mga panahon, meron pa bang mga kasunod na kaso na katulad nito na iniimbestigahan ang DOJ? Yes, Bernard, kung di ako noon kakamali, itong nakaraan lang ay may nabanggit din si Justice Secretary Guevara, kumbaga mayroon pang second batch. Kumbaga ang kanyang sinabi, Bernard, sa pagkakatanda ko ay nasa 100 pa na mga kaso ito, at mayroon ding mga marami ding mga police officers ang sangkot dito, Bernard. So iyan ang ating inaasahan na susunod na re-reviewin ng DOJ, kasi batay sa binanggit ni Secretary Guevara, ito yung kanila ngayong focus, Bernard, na ma-review itong nasa 100 kaso pa na kasunod. Mm-hmm. Halimbawa, Dante, may isang pamilya na merong katulad na ganito ang kaso at may reklamo sila sa pulis hinggil sa operasyon, maaari ba silang dumulog sa DOJ kahit may ongoing ng hearing ng kaso, halimbawa sa local court? Yes, Bernard, pwede yan silang lumapit sa DOJ bilang lead na kumbaga nag-investigate na agency ng department ng ating gobyerno. Pwede din silang lumapit sa National Prosecution Service, in particular ng DOJ, at maaari silang magsampa ng kaso sa piskalya. Depende, Bernard, kung anong kaso ang kanilang isasampa, kung kriminal o kaya naman administratibo. Kung administratibo, maaari silang lumapit o magsampa ng kaso dito sa sa Philippine National Police Internal Affairs Service. Diyan sila lalapit kung administratibo, pero kung criminal, Bernard, ay sa DOJ sila lalapit. Maraming salamat, Dante Amento.